Salamat, Preacher Joel. Niisip ko pagka mali si Preacher, ano kayang mangyayari sa atin? Siyempre, papalitan ng Panginoon. Amen? Pero babalik din siya. Dahil tigarito siya. Biyak si mami. Okay, so magandang umaga po sa bawat isa sa atin. I-welcome natin yung ating mga visitors. At kay Jan. Amen. Welcome. Amen. Muli nakasama natin si La Sister Roslyn. Palakpakan natin nga. Dito may bago ba? So, hindi ka na bago eh. Dapat pastor ka na eh. So, si Calix. Calix, pakitabi mo muna yung umayos ka ng upo, anak. At, ayan, mag-worship tayo sa Panginoon. Para sa ganyan, ituon po natin yung ating puso, yung ating isip sa pakikinig po ng kanyang mensahe. Ano po? At ang ating tinatalakay ay The Life of Christ, Part 2. So, nung nakaraan ay tinalakay natin yung karakter ng ating Panginoon. Ang Panginoon pala ay humble. Di ba? Ang Panginoon pala ay mapagpakumbaba. Sa makatwid, kung kinikilala natin siyang Panginoon, dapat din tayo ay mapagpakumbaba. Amen? Ang Panginoon pala ay loving. Kung ang Panginoon natin ay loving, ating Panginoong Jesus, dapat tayo rin mapagmahal. So, kadalasan ay hindi nakikita sa atin yan. Ang Panginoon pala ay nasa lahat ng kanyang mga katangian na hinahanap natin. So, yan ay pagpapatunay na dapat kung kinikilala natin siyang Panginoon at tagapagligtas ng ating kaluluwa, dapat ay ganun din po tayo. So, ngayong umaga, buksan natin yung ating Biblia. Dito po sa aklat ng Isaiah. Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, at tayong lahat ay tumayo. Okay, tanda po ng paggalang natin sa kanyang salita. Basahin ko po yung verse 6, tapos yung verse 7 ay sabay-sabay po tayong magbasa rin. Sa Tagalog, ng Isaiah 9, verse 6 to 7, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyariang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sabay-sabay po tayo sa verse 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kanyang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ang katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Tayo ay manalangin, Panginoon, kinukumit po namin sa iyo lahat-lahat sa amin. Ang mensaheng ito, kunin mo po ang glory. Huwag po yung aking kahinaan ang makita, Panginoon, kundi yung kalakasan mo. Huwag kaming lalabas na hindi po kami napagpala, na hindi kami natuto, Panginoon, ng iyong salita. At patuloy na maintindihan namin, Panginoon, ang iyong buhay, sapagkat ikaw yung kinikilala namin, Panginoon, at tagapagligtas ng aming kaluluwa. Panginoon, basbasan niyo po kami, takluban mo po kami ng iyong banal na dugo, at pusmusin niyo po kami ng iyong banal na espiritu, ang lugar na ito, ang aming puso, Panginoon. Salamat po sa bawat isa sa amin, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsiupo. Kumusta na po kayo, mga kapatid? Wala yatang kumikibo. Kumusta na po kayo? Kayo po ba ay buhay pa? Siguro po yung nasa likod, punta tayo sa harap. Amen. Ang hirap magsalita nang wala sa timbang, ano po, ayan. Yung mga nasa likod, dito po sa harap. Huwag kayong mag-alala, kung ayaw nyo sa harap, gagawa tayo ng church, puro likod. Meron ba nun? Ha? Every time na kayo ay pupunta sa worship, mas magandang isipin nyo kung merong bakante sa harap, doon kayo sa harap. Yan ang totoong mananampalataya. Kung may pagpapalaman, sinong unang binibigyan? Sa harap ba o likod?
Siyempre, harap. Di ba? At kung mag-uumpisa ka ng bilang, ano ba, kung yan ay 1 to 10, nag-uumpisa ba sa 10? Siyempre, sa 1. Kaya, ang mga mananampalataya dapat pasulong, hindi patalikod. Di ba? Dapat pasulong tayo, forward, hindi backward. Dapat ang mananampalataya ay ano, lumalago. Hindi ano, hindi nagiging katitisuran. Dapat natututo tayo ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, dapat tayo ay lumago. Amen? So ngayong umaga, The Life of Christ Part 2. Pamagatan natin ang kamangamangang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Makita natin yung katauhan ng Panginoong Jesus, siyang pinakapuso ng lahat ng pag-uusig ng Kristyanismo. Alam niyo bang buhay ang pinuhunan ng mga martyrs? Buhay ang pinuhunan ng mga naunang mananampalataya nung kanilang kapanahunan? Kasi nga, makikita natin, may mga pagkakataon na sila'y sinusubukan ng maraming mga tao. At kapag ka sila'y dininay nila, ang offer sa kanila, pag dininay nila, hindi sila papatayin. Pero kapag sila nagpatuloy pa rin sa kanilang pananampalataya, papatayin sila. Kaya ang mga mananampalataya noon, naranasan nilang pugutan ng ulo. Naranasan nilang ipako sa krus ng patalikod. Naranasan nila yung lahat ng hirap. Naranasan nila yung halos buong pamilya nila hinuhuli, kinukulong. At makita natin, si Pablo sa mga nakaraan nating pag-aaral, ano nangyari sa kanya? Di ba kinulong si Pablo dahil nangangaral sa salita ng Panginoon? Makita natin, maging sa kapanahunan po natin, ang katauhan ng Panginoong Jesus, siyang pinakapuso ng lahat ng pag-uusik sa Kristyanismo. Sinisikap na mapagkunwari na ibuwal ang sandigan ng ating pananampalataya sapagkat kung mayayanig nilang ating paninindigan, hindi lamang mapapariwara tayo, kundi pati ng iba na dapat sana'y ating maabot para kay Kristo. Kaya nga, pagka nasira nila yan, ano mangyayari? Mapapariwara tayo. Diba? At hindi na tayo makakaabot. Alam niyo po, ang isa sa pinakapangkaraniwang paninira ng mga di mananampalataya ay ang kanilang pagtatwa sa pagkabirhen ni Maria nang ipanak niya ang Panginoong Jesus. Pansinin po natin, mga kapatid, ang ilang mga bagay. Una, the importance of virgin birth. Pastor, mahalaga ba yan? Mga kapatid, napakahalaga po niyan. Di ba? Ang kahalagahan ng pagkabire ni Maria nang ipanganak si Jesus. Una, sabi rito, hindi mapapasubali ang katotohanan dahil ito'y turo ng Biblia. Ito yung magpapatunay ng Bible. Maraming mga tao na sinasabi, hindi naman bire si Maria. Maraming mga tao hindi pinaniniwalaan yung kapanganakan na ito na pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Kung kaya, anong ginagawa nila? Pilit nila yung sinisira, pilit nila yung tinututunan. Pero anong ating pinangahawakan, mga kapatid, mga magulang? Ito'y turo ng Bible. Saan natin makikita? Isaiah chapter 7 verse 14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, mga magulang. Doon pa lang sa aklat ng Isaiah, inihula na po ang ating Panginoong Jesus ni Propeta Isaiah. Kaya nga, bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi nga, magpapasko na naman. Tama? At magpapasko, sineselebrate na naman ang kapanganakan ni Jesus na maraming mag-expect ng regalo. Ang tanong, birthday mo ba? Hindi po. Eh, ba't ikaw yung nag-expect ng regalo? Di ba dapat yung may birthday, yun yung re-regaluhan natin? Sino bang may birthday? Sa makapit siya yung dapat nating regaluhan. Palakpakan natin ng Lord. Namali na naman ang lahat ng mga tao. Yung iba, kapag hindi nakatanggap ng regalo pag Pasko, nagtatampo. Wala po tayong dapat ipagtampo. Bakit tayo nagbibigay? Kasi ina-apply natin yung essence ng pagbibigay kasi si Jesus po ang unang ibinigay po sa atin. Yan po yung katotohanan ng Biblia. So, hindi mapapasubalian na katotohanan. Sabi rito, ang kanyang pangalan, itong dalagang mag-iina,
Dalagang ina ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel, na kung liliwanagin, according to Matthew chapter 1 verse 23, ang ibig sabihin pala niyan, suma sa atin ang Diyos, sa Ingles, God with us. Kaya Emmanuel, napakabuti ng nanay mo. Mamaya halikan mo, ipinangalan ka kay Jesus. Isipin mo ha, hindi po umatay sa church yung nanay mo, bakit may thinking na ganyan? Sino man nagpangalan sa'yo, kapitbahay ba? Tatay mo, nanay mo? Yun pala yung meaning nun. Sa Tagalog, suma sa atin ang Diyos. So napakahalaga. Mahalaga po ba? Pangalawa, ito'y napakahalaga sa ating kaligtasan. Bakit? Sapagkat kung ang Panginoong Hesus ay pinanganak ng isang pangkaraniwang mag-asawa, ito'y mangangaulugan na mamanahin din niya ang likas na kasalanan ng tao. Alam ba natin yan? Meron tayong likas na kasalanan. Sabi ng Psalms 51 verse 5, "Behold, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me." Sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Kaya pala talagang napaka-brilliant ng isip ng Panginoon, napakatalino ng Diyos. Di ba ba? Isipin natin na ipinanganak siya na hindi pangkaraniwang babae. Pangatlo, ito'y basihan ng lahat ng ating paninindigan. Kaya nga, nakikipaglaban tayo. Yung mga mananampalataya, talagang nakikipaglaban sila. Naninindigan sila. May mga lugar na talagang mahirap mangaral ng salita ng Panginoon. Kasi inuhuli, lalo na yung mga communist country. Pinapatay sila. Pinahihirapan sila. Pero nagpapatuloy pa rin sila. Bakit? Naninindigan sila eh. Dito naman sa atin, napakaluwag pero ang tatamad ng mga mananampalataya. Linggo na lang, hindi pa natin ma-perfect yung score natin sa ating attendance. Amen po? So ito'y basihan ng lahat ng ating paninindigan. At ang ating tagapagligtas ay magiging tulad ng pangkaraniwang tao na naging tagapagtayo ng iba't ibang reliyon. Katulad ni Buddha, ni Muhammad, at marami pang iba na nagsasabi sila daw ang tama. Siya daw ang Kristo at siya daw yung pipirma ng kaligtasan ng kaluluwa mo. Magiging katulad lang po si Jesus Christ kung hindi po siya pinanganak na isang birhen. Yan po yung katunayan ng Biblia. So this is the importance of virgin birth. Ito yung kahalagahan ng pagkabirhen ni Maria nang ipinanganak si Jesus. Pangalawa, the teaching of the scriptures regarding the virgin birth. Ano ba ang turo ng Bible? Una, inihula sa matandang tipan. Genesis pa lang, inihula na. Chapter 3, verse 15. Ipinangako sa tao ang isang mananakop buwat sa kasalanan. Genesis chapter 12, verse 1 and 3. Inihula ang mananakop, magbubuwat sa lahi ni Israel, sa lipi ni Huda. And then Isaiah chapter 7, verse 14, yung binasa natin, inihula ang isang babaeng birhen ang manganganak. At ang ipapanganak na ito ay isang tanda. Kaya kung pangkaraniwan lang ang kapanganakang ito, ay hindi magiging tanda. Yung pala yung tanda, yun yung pala yung pinanghawakan nila. Isang babae ay magdadalang tao, maglilihi sa pamamagitan ni Maria. Kaya nga sinasabi ko sa inyo noon, ang mga babae nang gusto nila magbuntis. Kasi gusto nila yung maging sila yung tumupad ng hula ng mga propeta. Pero hindi, si Maria lang talaga ang pinili ng Panginoon. Amen? Amen. Pangalawa, hindi lamang inihula sa matandang tipan. Pangalawa, ang turo ng bagong tipan, nakatuparan ng hula ng matandang tipan. Tandaan natin, bakit ba may matandang tipan? Yun yung mga hula ng mga propeta at nagkaroon ng kaganapan dito po sa bagong tipan. Sabi ng Matthew chapter 1 verse 18 and 25, sabi rito, buksan nyo para makita po natin. Ang pagkapanganak kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasungkungang siya nagdadalang tao sa pamagitan ng sabay-sabay, Espiritu Santo. Malinaw po ito mga kapatid.
bago magsama itong si Joseph at saka si Maria, natagpuan o nasumpungan siya nagdadalang tao. Ano sabi ng verse 19? Malinaw ito. Verse 19, si Jose at ng kanyang asawa, palibasa lalaking matuwid, ay ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan. Ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. So magtatago ito si Jose, natatakot. Sabi ng verse 20, na dapat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Imagine natin itong sinabi na ito ng anghel. Ano sabi sa English? Tingnan nyo. Pakilagay nga sa English. Verse 7, verse 20. Verse 20. But while he talked on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary, thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Take note, yung salitang, the angel of the Lord appeared. Kapag nakabasa tayo ng salitang the angel of the Lord, kumakatawan po ito kay Jesus Christ. Kumakatawan po ito sa Panginoon. Mga kapatid at mga magulang, hindi lamang basta angel ang nagpakita kay Joseph. Nagpakita itong anghel ng Panginoon, the angel of the Lord, kay Joseph, dahil si Joseph nag-iisip na ng masama. Naiiwanan niya si Mary. Kasi nga, bakit nagdadalang tao? Hindi pa naman sila nagsasama. So, natatakot itong si Joseph. Posible na malamang madamay siya kasi alam naman natin ang parusa kapag babae na nagbuntis sa time nila na walang asawa, anong ginagawa? Binabato. Dinadala sa plaza, ang tawag doon is stone to death. Nakuha po natin. So, takot na takot itong si Joseph. Pero anong sabi sa kanya ng anghel? Samantalang siya pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Dito po makita natin na kinalma si Jose. Amen, palakpakan natin ng Lord. Kasi malamang kung hindi nangyari ito, malamang ano nang gagawin ni Jose? Iniwan na niya si Maria. Sa time ng pagdadalang tao, hindi pangit ang patotoo. Di ba ba? Lalo na nanggigil po yung mga nagtuturo ng mali. Sabi ng verse 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay ano? Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa at hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Napakalinaw ng kanyang mga sinabi. Ang turo ng bagong tipan, ang katuparan ng hula ng matandang tipan. Ibig sabihin, hindi pwedeng maglayo ang matandang tipan sa bagong tipan. Amen? Kasi yung mga hinuhula doon sa matandang tipan, itinupad po sa bagong tipan. Kaya sa time natin ngayon, anong tawag sa atin? Nasa bagong tipan po tayo. Nasa ilalim po tayo ng biyaya. Bakit biyaya? Kasi si Jesus ay ano? Biyaya po sa bawat isa po sa atin. Palakpakan natin ng Lord. Amen? Naintindihan po ba natin ang gospel? Naintindihan po ba natin ang mabuting balita? Bakit mabuting balita? Kasi ang daladala po ni Jesus ay kaligtasan po ng ating kaluluwa. Pero sad to say, napakaraming mga tao ang tinatanggihan ng kaligtasan na ito.
Lumalapit lang yung marami mga tao kapag kahuli na ang lahat. Di ba? Pero wag tayong tumigil, mga kapatid, mga magulang. Bahaginan pa rin natin sila ng salita ng Panginoon. So, pangatlo, ito ang katuparan ng hula ni Propeta Isaiah na ipinahayag 740 taon bago naganap. Imagine ninyo, mga kapatid, mga magulang, kung gaano katagal inihula sa matandang tipan na ganap 740 years. Ilang generasyon, ilang tao ang mga nabuhay at namatay. Makita po natin, mga magulang, dito pa lang makikita natin kung paano na pinreserve ng Panginoon yung kanyang mga salita. Imagine ninyo yun. 740 years nagkaroon ng kaganapan. Ang Panginoong Hesus ay ano, ipinanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu according to Luke chapter 1 verse 30 to 35. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Kaya ang tawag po sa kanya ay ano? Blessed. Mapahalag na babae. Bakit? Sa dinami-dami ng babae sa iyong pinili ng Panginoon. Pero iba naman po yung sasambahin mo si Maria. Pero nandun po yung paggalang natin kay Maria. Bakit? Kasi ginamit siya ng Panginoon. Nirirespeto natin si Maria, pero hindi natin siya dapat ano, sambahin. Bakit? Kasi si Jesus ang dapat sambahin ng lahat ng tao. So dito, nagugulumihan na si Maria nung ipinanganak niya. Pero sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpungan ng biyaya sa Diyos. 31, at narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Verse 32, siya magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama at siya maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito sa ako hindi nakakilala ng lalaki? Sa time na ito, naguguluhan si Maria. Paano mangyayari sa akin? Hindi ako, hindi pa naman ako. Wala pa naman akong karanasan. Pero ano ginawa sa kanya ng anghel? Kinomport siya. Sabi rito, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Di ba napakaganda? Napakalinaw ng banal na kasulatan na talagang itinuro sa atin na siya ano, ipinanganak ng isang dalagang wala pang karanasan. Verse 35, at sumagot ang anghel, sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan, ng kataasan, kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng Bible. Napakalinaw, mga kapatid, mga magulang, bakit maraming mga tao ayaw paniwalaan ang tinuturo ng Biblia? Bakit maraming mga tao ayaw basahin ang Bible? Bakit maraming mga tao hindi nila tinatanggap yung kapanganakan ni Jesus? Bakit maraming mga tao sa imbis na panampalatayanan, anong ginagawa nila? Nililibak pa nila yung katotohanan na sinasabi ng Bible. Kaya purihin ang Lord kung bakit nandito kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Naiintindihan natin yung sinasabi. So ito po yung the teaching of the scriptures regarding the virgin birth of Jesus Christ. Magulo ba? Di ba hindi? Amen? Pastor, ibig mo sabihin, ipinanak siya ng isang tao, ay di tao rin ba ang ating Panginoong Jesus? Nagkatawang tao po ang ating Panginoon. Iba po yung tao lamang. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Pero wala po siyang biological father. Kasi ang linaw na sinabi ng Bible, na siya'y nililiman ng banal na Espiritu. At mismong si Joseph ang nagtetestify, sabi niya, wala pang nangyayari sa amin. Kaya natataka si Joseph eh. Kinomport lang siya ng Panginoon. So pangatlo, tingnan po natin the purpose of virgin birth. Ano bang purpose ng Panginoon? Ano bang layunin ng Panginoon? Bakit kinakailangan virgin birth? Number one, upang ipahayag ang Diyos at ang kanyang kalooban.
Naintindihan po ba natin? Upang ipahayag ang Diyos at ang kanyang kalooban, ito po yung kalooban ng Diyos eh. Ipinapahayag niya sa bawat tao na dapat ang gawin ng mga tao paniwalaan. Pangalawa, upang pag-ugnayin ang tao at ang Diyos. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 5 and 6, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Dito pa lang sa verse na ito, sino ba yung ating tagapamagitan? Sino ba yung totoong sugo? Ang sabi ng Bible, "For there is one God and one mediator between God and men and man, the man Christ Jesus." Binanggit ng ating tagapamagitan, ang ating mediator, walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Ibig sabihin, yung mga tinuturo ng maraming mga tagapagturo na sinasabi nilang sila yung tagapamagitan, nagkakamali po sila. Ito yung paniwalaan natin. Sabi rito, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Verse 6, "Who gave himself a ransom for all to be testified in due time." Napakalinaw po na sinasabi ng Bible. Who gave himself a ransom for all. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin katulad mo si Jesus Christ. Bakit? Binigay mo ba yung buhay mo para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao? Nagpapako ka ba sa cross na totoong pagpako? Eh karaniwan, pangkaraniwan na nakikita natin, nagpapapako sa cross mga peking pako. Nakuha niyo po? Pero si Jesus Christ, ibinigay niya yung kanyang buhay sa bawat isa po sa atin. Sabi rito, "He gave himself a ransom for all to be testified in due time." Di ba nakakatuwa yan? Upang pag-ugnayin ng tao at ang Diyos. Kasi siya lamang po yung qualified. Siya lamang yung karapat-dapat na maging tagapamagitan, wala ng iba. Siya lang yung gagawa nito. Siya lang yung sinugo ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng John 14:6, "I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me." Sabi ni Jesus Christ yan, napakalinaw. Pakipastil mo nga yan. Na dapat maintindihan po ng lahat ng mga tao. Sabi niya, John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ibig sabihin mga kapatid, mga magulang, kung naghahanap ka ng daan, kung naghahanap ka ng katotohanan, kung naghahanap ka ng buhay, si Jesus po, doon natin matatagpuan. Palakpakan po natin ang Lord. Nalilito tayo sa dinami-dami ng reliyon eh. Napupuntahan natin. Pero hindi po reliyon ang makapagliligtas sa atin, mga kapatid. Kundi yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. Nalilito tayo sa dinami-dami ng mga pinapakilala sa ating Diyos eh. Pero isa lang po ang dapat sambahin ng mga tao, yung tinuturo ng Bible. Na si Jesus. Na dapat nating kilalanin, na dapat nating tanggapin. This is the purpose of virgin birth. Pangatlo, upang iligtas ang mga tao sa kanilang pagkakasala. Alam mo ba na lahat tayo ay makasalanan? Alam mo ba na kapag ganyan ang ating kalagayan, mapupunta tayo sa impyerno? Kaya nalulungkot ako eh, pag may namatay, nilalagay nila RIP. Ano ibig sabihin nun? Rest in peace. Paano magiging rest in peace kung sa impyerno pupunta yung kaluluwa ng tao na yon? Hindi rest in peace. Rest in peace lang kung ikay nakakilala sa Panginoon, na nampalataya ka sa Panginoon nung ikaw ay buhay pa. Amen? Saan natin matatagpuan yan? John chapter 3 verse 18. Tingnan niyo po ito. John 3:16-18. Ito, maganda ito. Ano po? Lalo na sa mga bago po na mga nakaupo dyan. John chapter 3 verse 16-18. 16 muna. "Sapagkat gayon na lamang ang pagsita ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak
upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mamaya na 18. Mga kapatid, ano ba itong kapahamakan na ito? Ito yung kapahamakan na yung ating kaluluwa, pag binawian tayo ng buhay, humiwalay sa ating katawan na ito, yun yung huhusgahan ng Panginoon. Kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, ang sabi dyan, kung hindi ka nanampalataya, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung ikay nanampalataya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag hindi ka nanampalataya, sabi ng verse 18, pakilagay. Ang sumasampalataya sa kanya, ang tinutukoy dyan si Jesus, mga kapatid, ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sino po tinutukoy na bugtong na anak ng Diyos? Sino po? Jesus. Panghina, sino po? Jesus. Parang ayaw nating isigaw yung pangalan ni Jesus. Sabi ng Bible, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sino po? Jesus. Yes! Kapag hindi ka nanampalataya, dito pa lang sa lupa, hinatulan ka na. Ibig sabihin, Pastor, ba't hindi nalalaman ng mga tao yan? Sinasabi naman ng mga tao, nananampalataya sila, pero nakikita po ba sa buhay? Nakikita po ba sa buhay? Hindi nakikita sa buhay. Walang binagong buhay. Ang totoong nanampalataya, nakikita sa kanyang buhay. Di mo ba? Sinasabi nila, pupunta daw sila sa langit. Hindi nga nagcha-church eh. Sinasabi nila, kilala daw nila ang Diyos. Eh ang Diyos ay mapagpakumbaba. Tapos makikita mo sa kanya, nagmamataas. May bago kaming rep. Isipin mo, rep lang, pinagyayabang na. Eh lalo na kung nagkaroon niya ng aeroplano. Mas mataas yun. Nakuha nyo? Ang isang totoong kilala ang Diyos, makikita sa kanyang buhay. Ang isang tao na sinabi nilang siya ay nakakilala sa Panginoon, talagang lagi yan nasa church. Nagbabasa ng Bible, nananalangin, at makikita mo talaga ang iniisip niya ay ano. In every detail of his life, makikita po natin na talagang ano yon? Lahat ng detalye ng kanyang buhay, makikita natin order ng Panginoon. Yan yung totoong mananampalataya. Mga kapatid, hindi po tayo pwedeng mag-pretend. So upang iligtas ang mga tao sa pagkakasala, yun yung pangatlo. Ang pang-apat, ito yung maganda, upang bigyan ng panibagong pag-asa ang lahat ng tao. Sa panahon po natin ngayon, ang mga tao, hopeless na. Takot na takot, kaya lahat nagpabaksin, itinakot eh. Di ba magpabaksin ka? Kundi magkaka-COVID ka. Ay di, nagpabaksin na lahat. Hindi natin alam kung anong kakalabasan itong vaccine na ito eh. Pero wag po tayong matakot. Bakit? Katawang lupa lang yan eh. Importante yung ating spiritual kung anong tanuman. Amen? At least, sigurado tayo na langit yung pupuntahan natin. Paano yung hindi nanampalataya sa Panginoong Jesus? And bukod pa dyan, may pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa natin matatagpuan? John 14, 1 and 3. Ano po sabi dyan? John 14, verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Amen. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye be also. Tagalog. Tinan nyo po, comfort to sa mga nanay, comfort to sa mga tatay, comfort to sa mga nawawala na po ng pag-asa. Comfort to sa mga young people, comfort to sa lahat. Naku po, sa mga singles, iniwan ako ng boyfriend ko, naku, magpapakamatay na ako.
Sabi rito, let not your heart be troubled. Ano sa Tagalog? Huwag magulumihanan ang inyong puso. Ito yung dapat mong gawin. Magsisampalataya kayo sa Diyos at magsisampalataya naman kayo sa akin. Sino tinutukoy na akin? Si Jesus. Tinan niyo po. Verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ito po. 3. Nagilitin na antok yung ating Verse 3. At kung kayo pumaroon at kayo may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon kayo naman ay dumuon. Mga kapatid, ito po yung second coming na inihintay po ng mga mananampalataya. Eh, palakpakan natin ng Lord. Bakit nalulungkot yung mga tao? Kasi hindi po mananampalataya. Bakit nawawala ng pag-asa? Kasi wala silang inihintay na babalik sa kanila. Ang inihintay nila yung Bombay na maniningil sa kanila. Kaya takot na takot sila. Naku, andyan na naman yung Bombay. Sisingilin ako. Pero kung inihintay mo si Jesus, mga kapatid, excited ka every day. Masaya ka. Nasasabihin mo, yes, magpapabaptize ako. Pero kung hindi mo inihintay yun, naku, ayok. Wala kang joy. Papayag ka ba na ganyan ka lang? Papayag ka ba na may iiwan ka pagka kinuha na yung mga mananampalataya? And besides, anong mawawala sa'yo? Kasi yung iniisip na totoo ba yun? Babalik ba si Jesus Christ? Baka hindi naman totoo. Kung hindi siya bumalik, may mawawala ba sa'yo? Samantalang inaayos mo yung buhay mo, dahil naayos yung buhay mo, maganda yung buhay mo, maganda yung tingin sa'yo ng asawa mo, kilala ka ng asawa mo na maayos ka, inirespeto ka ng asawa mo, masama ba yun? Nanilituan mo na masarap yung asawa mo kasi ang pagkakilala sa'yo ng asawa mo, Kristiyano ka. Pero kung di ka Kristiyano, nasaan ka? Malamang nando ka sa bingguhan. Nasa chismisan. Anong gusto mo sa dalawa? Nagchichismis ka o ikaw nagbabasa ng Bible? O kaya naman, kung ikaw ay anak, suwain ka sa magulang mo, tamad kang mag-aral, puro pala ko ng grades mo, yung ba yung gusto mo? Di ba ang sarap-sarap na ikay mananampalataya? At meron ka pang pag-asa. Let not your heart be troubled. Pinangahawakan natin yung salita ng Panginoon. Kaya tayo punong-puno ng problema kasi pasampasan natin yung sandabakmak na problema. Bigat niyan. Araw-araw, di ba? Nag-iisip ka. Mahal na yung manok, 180. Natawa si Ate Annie. Mahal na yung baboy, magkano? Oh, nagugulay ka na lang, nagagalit naman yung pamilya, ba't urugulay na lang? Mahal na rin gulay. Oh, mahal din daw gulay. Araw-araw yung pag-isipan niya, naku po, magiging ganito mukha mo. Pero kung pag-iisipan mo yung pangako ng Panginoon, pangahawakan mo yung pangako ng Panginoon, let not your heart be troubled. Amen. You believe in God. Sabi ni Jesus Christ, believe also in me, in my Father's house are many mansions. Nakapasok na ba kayo ng mansion? Amen. Oh, hindi pa pala eh. Tapos ayaw nyo ng langit? Amen. Hindi pa pala kayo nakakapasok ng mansion. Ako rin, hindi pa rin. Malaking bahay. Oo, hindi pa rin nakapasok. Punta tayo doon. Punta tayo doon. Iset mo ha, kay Albert. Okay, tayo doon. Mag-tour tayo doon. Baguio. Ayun nyo ba? Amen. O, di wag na. Mga kapatid, mga magulang, kung pag-iisipan po natin yung comfort ng Panginoon, hindi tayo mag-problema. Tingnan nyo po. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. Bakit ka mag-aalala kung ito yung ipinapangako ng Panginoon? Pastor, totoo ba yan? Si Jesus Christ ang nagsabi, mga kapatid, mga magulang. Palakpakan natin ang Lord. Ang sinabi ng Panginoon, tinutupad niya. Mangyayari po yan. Pangako niya yan sa bawat isa po sa atin. And if I go and prepare a place for you,
I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye be also. Mga kapatid, kaya andito tayo eh. Inihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi yung unang pagbabalik, ano nangyari sa kanya? Ipinanganak siya ni Maria. Amen? Amen. Hindi siya nanatiling baby. Nag-start siya ng ministry niya, ang edad niya 30 na po. Nangalap siya ng 12 alagad, 3 taon, 33 years. At doon po, ayan o, after 3 years, tinrain niya yung disciples, at doon siya pinako sa krus. Pero hindi siya nanatili sa krus, siya po'y muling nabuhay. Yan yung Kristo na ini-introduce ko po sa inyo. Pastor, ibig sabihin ba, malaki na siya? Yes! Hanggang ngayon, dala-dala pa rin nila yung mga baby Jesus. Hindi na po yun. Kung tutusin, malaki na siya nung nag-ministry siya. Pastor, ba't hindi tinuro sa amin yan? Hindi ko po alam. Pero ngayon, tinuturo ko po sa inyo, ito yung tinuturo ng Bible. Kaya nga para sa ating conclusion, nasa kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Saan po natin matatagpuan yan? Ephesians chapter 1 verse 7. Kanino daw? Nasa kanya, kay Jesus, meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Mga kapatid, tinubos na po tayo ng Panginoon. Bakit? 2,000 taon na po nakalilipas. Nabayubay sa krus, yung kanyang katawan, tumigis yung dugo. Yun po yung pinanghugas ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang gagawin mo lang, panampalatayanan. Tanggapin, akapin yung ipinapangako ng Panginoon. Yun nga lang, ayaw mo na ipagkakait pa natin eh. Di ba? Tapos gusto mong pumunta ng langit. Hindi mo masisisi ang Panginoon pag hindi ka pumunta ng langit. Ikaw ang may kasalanan. Tinatanggihan mo yung kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. Pilit pa rin natin kasing, hindi, mas maniniwala ako doon sa sinabi ng lolo ko nung matatanda. Saan ba galing yung katuruan ng mga matatanda? Di ba sa Bible? Ang tanong, nagbabasa ba sila ng Bible? No! Saan nila kinuha? Sa mga matatanda rin nung araw. Sinong matatanda? Yung mga matatanda hindi rin marunong magbasa. Di ba? Karaniwan sa mga matatanda, ano, hindi naman nagbasa eh. Saan sila naniwala? Ay, nararamdaman ko, malamig na ngayon. December na. Yan yung mga palatandaan ng mga matatanda. Natatawa kayo, pero yung totoo. May lagnat ka, tingnan ko nga. Ah, may lagnat ka. Anong oras na? Titingala yan. Ito yung araw, nakatapat eh. Alas 12 yan. Nakuha niyo po? Masyado tayo. Yes, tama yun. Pinaniniwala natin, nire-respeto natin. Pero mag-isip-isip po tayo, hindi na po tayo panahon noon. Narito na po ang Bible na dapat nating basahin. At ito po yung tinuturo ko po sa inyo. Hindi po ako maglalakas ng loob na ituro ito kung sarili ko lang pong aturuan ang itinuturo ko sa inyo. Tinuturo ko sa inyo, ito po yung mas matanda pa sa inyong matanda na sinasabi. Bakit? Yun lang napagtataka. Bakit hindi nila ito itinuro po sa atin? Kasi pag tinuro sa atin ito, ang sabi ng Bible, John chapter 8 verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Pag nalaman mo yung katotohanan, lalaya ka. Sino yung truth? Si Jesus Christ. Kaya gigil na gigil sila sa atin eh. So mga mananampalataya, gigil na gigil. Ayan na naman yung mga Baptist na yan. Ayan na naman yung mga nagbabasa ng Bible. Ayan na naman. Pero sa totoo lang, hindi yung pagsisimba ang kinainggitan nila. Nainggit sila kasi nakikita nila yung damit mo na sinusuot mo every Sunday. Ayabang. Akala naman nila, ang dami mong damit. Hindi na, nilalaban mo lang naman yan eh. Tapos lalagay sa aparador, sa Sunday. Alam mo, may dalawa kang damit o tatlo. Pinagpapalit-palitan mo yan eh. Ito yung unang Sunday. Susunod na Sunday ito. Susunod na Sunday ito. Kaya pagka lumipas yung ilang Sunday, akala nila may bago na naman na sinusuot mo. So maingit, bago na naman. Saan kaya kumukuha ng pera yun? Siguro, kung ano-ano, ang dami ng mga pinag-iisip. Pero hindi nila alam, kapag ikay mananampalataya, yung blessings ng Panginoon,
umaapaw, siksik, liglig. Pastor, saan ang gagaling? Siyempre sa Diyos eh. Amen? Siyempre, maging masipag ka naman. Hindi naman pwedeng huwag tamad na hintayin mo, Lord, bigyan mo po ako ng bayabas. Hintayin ko na lang bumagsak. Eh, bumagsak nga. Kaya lang kinain na ng ibon, may uod na. Hindi mo na rin napakinabangan. Hindi mo ba? Humingi ka ng lakas, bigyan ka ng wisdom ng Panginoon kung ano dapat mong gawin. Mabubuhay ka sa mundong ito. Isipin mo, ilang dekada na yung ano ni Ate Josie? Yung kanyang ano yun? Oh, nakasurvive sila. Kaya lang, mangarap ka, Jerome, na balang araw, huwag na mauling nang gamitin nyo. Gumamit naman kayo na ng bato. Puso na ngayon, stone eh. Di ba? Tapos baka naman kinakailan, naka-uniforme kayo, maayos kayo. Ba yung, para pagdating, oh, nagle-level up sila. Eh kasi Kristiyano. Kasi mana ng palataya. Anong ilaw nyo ngayon? Oh, level up. Pag nakita, oh, level up na, solar na. Tipid yun. Yan yung mana ng palataya. Yan yung gustong ipakita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi po tayo magmumubok sa sulok na para bang pasampasan natin ang daigdig. Sabi ng Bible, let not your heart be troubled. So yun yung pangatlo, ano po? Upang bigyan ng panibagong pag-asa ang lahat ng tao. Dito sa church, talagang ang pag-asa po natin ang Panginoong Jesus. Wala nang iba. Hindi po ang mga politician, nangako na nangako yan eh. Yung ibang mga pamilya dyan, nag-aaway-aaway kasi iboboto si Isko, iboboto si Pacman, iboboto si Bongbong. Pamilya kayo, huwag kayo mag-aaway-aaway. Kilala nyo ba yung mga yan? Kahit i-text mo yan, hindi magre-reply sa'yo eh. Amen? Oh, pag nanalo yan, di ka nga papansinin yan eh. Pero yung pamilya mo, kausap mo, aaway mo ba dahil sa mga yan? Yan yung dapat mong kakampi sa lahat ng bagay. At huwag tayo magpapa-apekto sa mga yan. Tandaan natin, 6 years lang yung turn ng mga yan. Ang ating panalangin, may magawa silang maganda sa ating bansa. Amen? O, gigil na gigil ka pag tinatawag kang Lenny. Okay lang yan. Eh si Melbert, Lenny. Lenny Robredo, nag-pig siya nung Sunday. Yeah? Pero masaya ako kay Sister Melbert. Mabait sa magulang. Alam niyo bang delivery niya yung magulang niya? Tapos sinisingil. Ang dami kong gasto sa inyo, ha? Tapos pinaganda, aba, bihira yun. Pinaghanda pa niya yung kanyang kapatid, si Andre. Asa si Andre? Andre, nawawala na kaagad. Sa, ayun yun. Pinaghanda pa niya si Andre ng kanyang handa nung Friday. Friday ba? Kailan ba? Anong, ay, iba pala yung pinuntahan ko. Nung Tuesday, palakpakan natin ng Lord. Kaya, Brother Dikong, huwag ka mag-alala, paghahanda ka rin ng kapatid mo. Amen! Amen? Sino mo yan? Wala pang trabaho? Ganun na yung thinking. Pag lalo pang pinagpala ito. Ate Lolit, ganyan ba siya, no? Si Angela? Ha? Pinaghanda ka na rin ba? Bitin ka man ba ng cake? Ah, wala pa ba? Kahit maliit na cake, di ka binibigyan? A flower. O, pwede na. Sasabihin ko sana, kahit maliit ka, di ka binigyan. Eh, kuripo. Yayaman yan. Di ba ang saya? Ang sarap-sarap sa pakiramdam na makita natin ganyan yung mga attitude ng mga members sa Great Shepherd Baptist Church. Yung karakter ni Jesus eh. Jesus Christ is loving. Jesus Christ was humble. Amen? Jesus Christ was holy. Mga kapatid, ito yung Kristo na ating pong pinapanampalatayaan. Tumayo po tayong lahat. Tayo ba'y manalangin? Habang tayo ay nakayuko, kausapin natin ang Panginoon. Ano yung pwede nating ialay sa Panginoon? Ano yung pwede nating ibigay sa Panginoon? Siyempre yung buhay po natin. At yung ating
availability, yung strength natin, mga pangarap natin. Mga kapatid, kung ganyan ang desire ng puso mo, punta ka rito, panalangin mo yan. Pagtibayin natin sa panalangin mo. Dito ka sa harap. Thank you very much. Thank you, Lord. Pagtibayin mo yung desire ng puso mo, nagamitin ka ng Panginoon. Sa mga kaibigan natin, na gustong tumanggap sa Panginoon, nasabihin, Pastor, di ko pa tinatanggap ang Panginoon. Punta ka rito sa harap. I'm willing to pray for you. Amen. At kakusapin ka ng preacher, mga preacher natin. Preacher Renz, kakusapin mo si Jan dyan. Ano? Si Jan. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa katunayan ng iyong mensahe. Salamat po sa buhay mo. Sa buhay mo, Jesus. Na binigay mo yung buhay mo sa amin. Ang kaligtasan ay libre. Matatanggap namin sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Dakila naming Diyos, kung ano man ang desire ng puso ng aking mga kapatid, abutin niyo po ito at patuloy na tugunin mo, basbasan mo. Salamat po sa kanilang desire. Salamat po sa mga kapatid namin na pumunta rin sa harap para ikaw itanggapin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa buhay na pinaparanas mo sa amin, nakapiling ka namin sa pagkakataon na kami magamit mo sa iyong ubasan. Panginoon, basbasan niyo po kami at ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pakikipisan ng Diyos Anak at ng Banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you very much.